mapalad tayo ngayong araw na ito sapagkat binisita naman tayo ng dalawang VIP, very important people, dahil sila po ay mga balikbayan. Kumusta po kayo? Ayun. Ladies first, madam, anong pangalan nyo? Ana po, Gonzales. Saan pong? Elk Grove, California. Pero originally, Reno, Nevada po ako. Oh, alam ko yan. Maraming kamag-anak yan. Opo. Sir naman, sir, pangalan nyo? Renante June Gonzales po. Siyempre, mag-asawa po kayo. Opo. Ano pong work nyo, sir? Insurance agent po ako sa Sacramento po. I own my own agency. Farmers Insurance po ang kuha namin. Alam ko yan, dati Farmers ang ano ko, insurance ko na sa kotse na nasa Amerika pa ako. Oh. Maganda yan, Farmers. Opo, thank you po. Yan po yung naging insurance ko for so many years. Yeah. Malakas siguro ang commission niya sa Farmers. Kasi siya nga pala may-ari ng agency. Hindi kasi po ganito po yan. Ang tawag po dyan, exclusive agent. Kasi ang kailangan ko lang pong i-promote yung Farmers lang. Kasi may mga broker na pwede mong gamitin ng iba-ibang kumpanya. Pero ako exclusive lang as Farmers company lang ang pwede kong gamitin. Mga exclusive agent po kami. Okay, si ma'am naman. Ma'am, anong trabaho niyo po? Admin po assistant sa Sutter Health. Hospital po siya. Sa hospital? Sa IIT. Okay, so insurance and then sa hospital. Medyo magkalapit yung kanilang work. Gaano kayo katagal sa US, sir? I was there since 1994. Tagal na rin. Opo. Magkasabay lang kay ma'am. Ako 95. Magkasunod lang po halos. Okay, ito naman. Medyo personal lang konti. Sige po. Pwede ba matanong yung love life ninyo? Mag-boyfriend, girlfriend po mga 12 years. Tapos 2 years pa lang kaming kasal. Long pa. Distance po kami for a long time. We've been going back and forth 10 years. Yeah, 10 years po. Babiyaya ko every 2 weeks siya naman, every 2 weeks naman. Reno and Sacramento. Sacramento po. Magkalapit lang yan. Alam ko yan, 1.5 hours lang yan. 1.5 to 2 hours po. Yeah. Saan po sa Reno? Ako sa Reno, Nevada po ako talaga. Buti hindi kayo natutokso magkasino. Ay, hindi po ako mahilig. Yun nga, hindi ako mahilig. Pamilya po niya dati, ganyan yung kwan po sila. Yun ang trabaho nila dati, nung doon sila sa kwan. Pero isang pamilya, wala po natukso na. Alam niyo sir, kasi may mga kamag-anak at kaibigan na nakapagtrabaho sa Reno, Nevada, na they end up, it's either bankrupt or nakakahiwalay sila mag-asawa dahil nalululong isa sa kanila sa sugal. Tama po yan. Buti hindi nangyari po sa inyo yun. Hindi pa ako mahilig mag-sugal. Ako, hindi naman talaga kasi sila po doon. Ako, pagpupunta po ako doon talagang straight just to see her kasi weekends lang po yun. So, sinasamantala ko po yun sa loob ng 10 years. Ibig sabihin, I'm not there to gamble. I'm there to see my loved one. Okay, paano ka nakakilala, ma'am ni sir? Ako nakakaya. Sa adi po, online. Online Friendster po. Anong nangyari sunod, ma'am? Nakita na po kami. Una, sa online lang, tapos phone calls. And then po, nakita kami in person. Tapos yun na po, dire-diretso na po siya. Anong unang impression niyo, ma'am, sa kanya? Ano? At saan kayo nakita yung first meeting niyo? Sa first eyeball, kung tawagin. Sa ano po, Circus po. Steakhouse. Opo, sa nag-date po kami sa steakhouse ng Circus. Lugar na makita kami. Siguro, siyempre, kahit matagal kami nag-uusap sa telepono. Kasi iba po pag nakita mo in person. In person. Pwede yung over the phone at saka online, parang kala mo okay, di ba? Pero pag in person, namamalaman ko may sparks. Nung nakita ko siya, okay naman. So nakita niyo siya, ano siya, nakatayo siya, naghulog ng coins. Hindi po, naghihintay lang po siya sa akin. Sa loob ng casino? Hindi po, sa may walkway po, dumitram dun eh, sa may circus. Doon lang po, naghihintay siya, tapos nag-dinner na kami. So, paano mo nung nakita siya, ito na ba yun, nag-alanganin ka, paano? Kumakalabog dip-dip mo na? Ay, hindi naman po. Siya, kinakalakaban siya. Ako po, siyempre. So, paano ma'am, kinalabit mo siya, uy, ako na ito. Hindi po, sabi ko po, tinanong ko siya kung siya si June kasi po kasi yung pala yun. Paproot siya, bababa siya doon sa hagdanan. Nakaupo lang po ako doon, naghihintay ako doon. Pero nakita ko na siya, siyempre, nag-usap na kami ng matagal, tsaka nagpapalitan na kami ng pictures, mga kwan. Eh, nakita ko siya, sabi ko kagad sa kanya, "Are you Anna?" Sabi ko gano'n, nakaupo pa ako. Siyempre, ganun din siya, tahimik din siya, sabi niya, "Are you June?" Eh, siyempre, yung nakakayaan, kahit na komportable kayo nag-uusap lang sa telepono, oo. Pero first time, face to face eh, doon. Doon medyo nakan po ako sa totoo lang eh. Ninervous kayo? Na talagang na-nervous ako kasi siyempre mas maganda siya sa That was like yung picture, more than 10 years ago. Maganda na siya sa picture. Mas maganda pa nung nakita ko, tsaka mas bata ang dating. So nung nagtanungan kayo sir, tapos sinabi, oo, siya na ngayon, sinong una nag-initiate ng hug? Hindi ko na matanda, pero siya siguro yun. Siyempre, ako po, hinag ko siya kaagad. Pero I think so, yeah. Hindi kaagad hug yun, ninawakan ko lang sa kamay, medyo nanginginig po ako kasi... Siyempre, iba po talaga pag bagong kita eh, kasi
Siyempre baka isipin niya napakamanyak naman ito. Wala kayong dalang roses o chocolate? Wala po, galing ako straight from work kasi siya. ang purpose po namin talaga, we'll meet kasi panahon na para mag-meet na kami kasi we'll be just talking for how many weeks? Mga two weeks ganun. Hindi, basta pa nakita po kami, nag-dinner po kami. Yun, and then afternoon, kami na. So yung pag nakita kayo, may spark agad, ma'am? Meron. May spark talaga. May siya, ang kala niya kasi sa picture po kasi medyo may edad ang dating sa akin. So, pero ganun ang katawan niyo, sir? Macho na kayo dati? Medyo, pero na siya ganun. Kaya nung nakita ko siya, sabi ko, hindi ko naman to trip, i-friends ko na lang kasi. Parang, di ba dati uso yung pampadagdag lang ng friends, the more you have. Kasi friends are yun eh. Even you don't need, that. Pampadagdag ka lang daw. Hindi, dakit siya rin naman eh. Dati parang, if you see someone, you just add them para dumagdag. Siya rin naman ganun. Tapos, nagkataon lang po na siguro one night, nagka-chat kami. Yung same yung mga gusto namin. Ano yung ugali ni Mrs. na gustong-gusto mo sa'yo? Simplicity niya po. Hindi po siya yung ibang babae na nakilala ko noon. I mean, alam niya na po yung buhay ko noon eh. Na mahilig mag-clubbing, alam niya na pa-social, pati pag-bihis. Ito po, makikita mong kahit ngayon po, tinan niyo, walang ka-makeup. At saka, siyempre, yung ugali po. Yun ang pinaka-the best sa babae na nakilala. Simple is beautiful. Simple is beautiful. Plus, on top of that, yung kanyang bagadang ugali. Kaya naman, ma'am. Ano yung gustong-gusto niyong ugali kay Sir? Very resilient. At saka po, yung talagang magtatrabaho siya. Masipag talaga siya. At saka very, very, very good provider po siya. At saka handyman sa lahat ng sa mga bahay, pati sa sasakyan. Hindi namin kailangan gumastos pa ng para magbayad ng malaki kasi he can do almost everything. All around. All around. Laki tipid niyo po sa mga laki, kasi po siya very, madiskarte. At saka, hindi lang siya, yung naka-base lang kung ano yung kinikita namin. He's gonna work really hard para meron pa kami mga extra income, ganun. Ladies first, ma'am, magbati kayo, sinong gusto yung batiin lahat? Mga relatives ko po from Reno, Nevada, at saka dito po sa Pilipinas, lahat po ng Almirol, Mateo family, and Gonzalez family po. Sir, sinong gusto yung batiin lahat, sir? Ang una ko pong babatiin sa lahat, yung nanay ko po, diehard fan po ninyo yan, at saka yung mga kapatid ko po, mga pamilya ko sa Sacramento, El Grove area, kaibigan at mga kliyente ko rin po na mga puro Pilipino rin. Nandito na po kay Idol Rafi, ang tagapagtanggol ng bayan. Pwede ba kayo magbigay ng advice kasi successful po kayo, maganda po yung samahan nyo, successful marriage, and then successful din po kayo sa inyong career. Doon sa mga magbabalak na pumunta ng Amerika, magsasettle na doon, ano po yung mga advice ninyo sa kanila na para sila po yung mabilis na umunlad sa bansa na tinatawag natin the milk and honey? Nung dumating po ako doon, nag-umpisa po ako bilang janitor, kusinero, pasta maker. Double jump po yun, ha? Minsan ki-triple jump pa po ako. At wag ko kayong mapili. At wag ko kayong matakot na kung may pagkakataon, bumalik sa pag-aaral. Kasi ako, bumalik ako sa pag-aaral kahit medyo maedad na rin ako. Ang lagi kong sinasabi kung ano yung ginagawa ng supervisor ko, kaya ko rin gawin. Gusto ko lang pag-aaralan. Wag kayong mamili, wag kayong tamad, at saka lagi kayong magtiwala sa sarili, kaya niyong gawin yung kayang gawin ng iba. Pero ma'am, ano ma-advise niyo doon sa mga gustong pumunta doon at masenso tulad ninyo? Maging masipag lang at saka matutong tumulong sa pamilya. Huwag makalimot kasi yun naman ang importante, talagang makatulong ka sa pamilya mo at saka maging maayos yung buhay mo. Basta masipag lang. Dasal din. Lagi po yun. Number one talaga dapat muna, Diyos. Kasi yung Diyos po, sabi ng kwadila, ang Diyos may awa. Pero sa tao ang gawa. Malaking katawan niyo, sir. Mahilig ba kayo mag-gym? Sa totoo lang po, active ako noon. Ngayon, talaga lately, kwan na po, mga 2-3 years na hindi na po ako nag-gym. Tinamad na po ako. Ayan po, nakita man, isa na lamang pagbisita sa atin ng isang balikbayan and very sweet couple. Bagay na bagay sila. Tingnan mo naman, cool na cool. Yan ang tinatawag na Tulfo and Chill with them. Thank you po. Palapakan natin sila. Maraming salamat. Thank you po, sir. Thank you very much.